taon, maraming pamilya ang nasasadlak sa malungkot na kalagayan kung saan bigla na lamang nawawala ang kanilang mga mahal sa buhay sa di inaasahang panahon at pagkakataon. Isang halimbawa nito ay ang kalunos-lunos na pagkawala sa himpapawid ng pampasaherong eroplanong Malaysia Airlines Flight 370. Maraming pamilya ang naiwang luhaan at hanggang sa ngayon ay walang kasagutan sa kanilang mga tanong kung ano ang nangyari sa mga pasaherong lula nito. Nariyan din ang isang insidente ng pagkawala ni D.B. Cooper na lulan din ng isang eroplano. Maging ang FBI ay sumuko sa kasong ito. Ito at ang ilan pang pinakamisteryosong pagkawala sa lahat ng panahon ang laman ng ating istorya. Kung nais mo ng mga ganitong kwento at kung bago ka pa lang sa ating channel, paki-hit mo na ang subscribe button at ang bell icon para updated ka sa mga susunod kong uploads. At kung nagawa mo na yan, ay huwag na nating patagalin and let's get rolling! Number 1. Malaysia Airlines Flight 370. Ito na nga marahil ang pinakamisteryosong pagkawala ng isang eroplano sa himpapawid na kumuha ng atensyon ng buong mundo. Mahigit 200 pasahero ang lula nito nang ito ay bigla na lamang nawala habang nasa himpapawid noong March 8, 2014. Sa kabila ng search effort na isinagawa kabilang ang iba't ibang bansa upang mahanap ang labi ng eroplano, walang natagpuan ang mga otoridad. Hindi rin malinaw kung ano ang dahilan ng pagkawala nito. Nagsimula ang normal nitong biyahe mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, ng araw na iyon papuntang Beijing, China. Lula nito ang 12 crew members at nasa 227 passengers. Sa halip na magtungo ito sa kanyang destinasyon, bumalik ang eroplano patawid ng Malaysian Peninsula at tinungo ang timog na bahagi ng Indian Ocean. Hindi na ito muli pang nakita at maging sa ngayon ay nananatiling palaisipan ang pagkawala nito sa mga investigador at mga pamilya ng mga taong kasama nitong naglaho. Maraming teorya ang lumutang sa gitna ng investigasyon, ngunit sa huli, ito'y nananatiling teorya na lamang. Number 2. D.B. Cooper. Halos 50 taon nga ang nakakalipas nang isang hindi kilalang pasahero ang nang-hijack sa pampasaherong eroplano papuntang Seattle bago ito tumalon mula sa lumilipad na eroplano gamit ang isang parachute, tangayang $200,000 na ransom money. Ang daredevil, isang lalaking kinilala lamang sa tawag na D.B. Cooper. Hindi ito kailanman natagpuan ng mga otoridad. November 24, 1971, bumili ito ng isang one-way plane ticket para sa Northwest Orient Airlines Flight 305 sa airport counter sa Portland, Oregon. Ayon ito sa tala ng FBI. Nakasuot ito ng suit and tie, disenteng tingnan at tila hindi gagawa ng anumang kasamaan. Bago mag-take off ang eroplano, nag-order pa ito ng soda. Makalipas ang ilang sandali nang nasa himpapawid na ang eroplano, iniabot nito sa isang flight attendant ang isang maliit na papel kung saan nakasulat doon na siya ay may bomba sa kanyang briefcase. Humingi siya ng 4 na parachutes at $200,000 na tig $20 bill. Nakuha niya ang mga ito matapos pababain ang lahat ng pasahero nang mag-landing ito sa shuttle na iwan ng ilang miyembro ng flight crew. Inutusan niya ang piloto na paliparin ang eroplano patungong Mexico City. Ngunit malayo pa ang kanilang destinasyon na bigla ang kanyang mga hostage nang bigla itong tumalon sa bandang likuran ng eroplano. Hindi naniniwala ang FBI na nakaligtas si Cooper mula sa pagtalo nito, ngunit hindi ito napatunayan. Ayon pa sa mga investigador, halatang hindi eksperto sa skydiving si Cooper dahil tumalon nito higit sa 5,000 feet. Hindi rin safe ang suot nitong damit para sa paglanding. Ang pamosong krimeng ito ay nananatiling palaisipan para sa mga investigador at mga eksperto. Ngunit ang kanyang pagkakakilanlan at kinahinatnan ay nananatiling malaking misteryo. Number 3. James Riddle Hoffa. Isang notorious na labor leader itong si Jimmy Hoffa na misteryosong naglaho noong July 30, 1975. Isa siyang American labor leader
at nanungkulan bilang presidente ng International Brotherhood of Teamsters o IBT mula 1957 hanggang 1971. Sa murang edad, kabilang siya sa mga aktivista ng Union at naging mahalagang miyembro ng IBT. Kasabay nito ay napabilang siya sa organized crime group at nagpatuloy ito hanggang sa siya ay mawala noong 1975. Nakulong siya dahil sa mga kasong jury tampering, attempted bribery, conspiracy at mail and wire fraud noong 1964 sa dalawang magkahiwalay na paglilitis at nakulong noong 1967 at nasentensyahan ng 13 taon. Nag-resign siya bilang presidente ng IBF bilang commutation agreement sa pagitan nila ng nooy pangulong si Richard Nixon at nakalaya noong 1971. Ngunit matapos ang kanyang paglaya, ninais niyang makabalik sa kanyang posisyon sa IBF, ngunit ito ay hindi nagtagumpay. Maraming naniniwala na pinatay siya dahil na rin sa kanyang criminal record o kaya naman ay dahil marami itong kaaway. Idiniklara na siyang patay noong 1982, kaya naman nakuha ng mga anak nito ang kanilang mga mana, ngunit hindi pa rin natagpuan ang kanyang mga labi at nananatiling bukas ang kaso. Sa katunayan, noong 2013, naghukay ang FBI sa isang lugar sa Detroit ng 3 araw. Umaasang makakakuha ng kasagutan o ebidensya na may kinalaman sa kanyang pagawala, ngunit sila ay muling nabigo. Number 4, Amelia Earhart. Mahigit 80 taon na ang nakakalipas nang biglang naglaho si Amelia Earhart habang nagpapalipad ng eroplano. Ilang explorers at historians ang sumubok na isolve ang pagkawala ng piloto, ngunit hindi ito nagtagumpay. Sa kanyang karera bilang piloto, siya ang kauna-unahang babaeng piloto na nagpalipad ng eroplano na mag-isa sa Atlantic Ocean, kaya naman naging instant celebrity siya pagkatapos noon. Kasama si Fred Noonan, sumubok sila ng pinakaunang around the world flight noong 1937. Halos nasa 2/3 na sila para makumpleto ang kanilang flight nang maganap ang hindi inaasahan. Bumaba sa dangerous level ang fuel ng eroplano. Nawala ang eroplano sa Pacific Ocean noong July 2, 1937. Hinanap ang dalawa ng mahigit 2 linggo, ngunit isa man sa kanila ay hindi na nakita pa. Noong 1939, bagamat walang sapat na major break sa kaso, opisyal nang idineklarang patay sa bisa ng isang court order ang dalawa. Maging sa kasalukuyan, nananatiling misteryo ang nangyaring ito sa babaeng piloto. Number 5, Lauren Spearer. Isang 20-year-old college student sa Indiana University si Lauren Spearer na nawala noong June 3, 2011. Ayon sa mga otoridad, huling nakita itong si Lauren matapos makipag-party sa ilang mga kaibigan hanggang madaling araw sa Bloomington, Indiana. Huli siyang nakitang naglalakad na mag-isa sa labas ng apartment ng kaklase nito bandang 4:30 ng umaga. Naging mainit na balita ito at nagkaroon ng malawakang paghahanap at pati mga celebrities tulad ng komedya na si Stephen Colbert at Kim Kardashian ay nag-share ng awareness sa kanilang social media accounts tungkol sa mga babaeng nawawala. Ngunit makalipas ang 9 taon, hindi pa rin ito natatagpuan ng mga otoridad at lahat ng mga tip kung saan siya matatagpuan ay pawang walang kinapuntahan. Maging ang private investigator na kinuha ng kanyang pamilya ay nahihirapang lutasin ang kaso. Para sa marami pang makabuluhang istorya, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Just press the Storya logo and hit subscribe. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli!